거의 막이 보컬 폴립스나 sometimes he stop my voice. 나스콩 이바기사이뇨 앙 비아이랑 교수나 많이 빠마갔나 이까와 이발리오 가이 헤수스 이까와 이발리오 가이 헤수스 나 바세사 가와 챕터 26 가와 챕터 26 이니시모 가미토 Why God want us to move our church to 이방 lugar Bakit? Kasi maliit ito? Hindi. Gusto ng Diyos na punuin ang kanyang banal na lugar sa maraming tao, sa kanyang bayan. Amen? Amen. So that's why dapat nating ilipat sa malaking lugar. Tama po ba? Amen. So dapat nating mag-focus sa Evangelio. Also dapat nating focus na makinig ang ating mensahe ngayon. Amen? Amen. Amen. So Gawa chapter 26 verse 24 hanggang 29. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ko'y kayo, Gawa chapter 26 verse 24 hanggang 29. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo ng may malakas na tinig, Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nakapabaliw sa iyo. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako baliw, kagayang-gayang na Festo, kundi ang mga salita na katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga baga na ito, at sa kanya'y nasasalita ko ng buong laya. Sapagkat naniniwala ko na sa kanya'y walang nanilingin sa mga baga na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Hari Agripa, naniniwala ka sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi niya Agripa kay Pablo, sa maikuling panahon ay hinihikayan mo akong maging Kristiyano. Ngunit sinabi ni Pablo, lumunawa ng Diyos na sa madali o sa matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikalang ito. Amen. Amen. Mayroong TV programa na tinatawag na Genuine Masterpiece. Genuine Masterpiece. Nang nalabas ng mga tao ng larawan o mga palayok na nakasabit at nakadisplay sa kanilang mga tahanan ng matagal. At ang mga halaga ay tumataas hanggang sa libong milyong dolya. O kaya, minsan kapag ito ay naging peke, ang halaga nito ay basura. Mga minamahal kapatid kay Kristo, mayroong tunay na obra maestra at mga peke sa mga mananampalataya. Ito ay sinasabi sa teksto ngayon, ikaw ay value. Sinabi ito ni Gobernador Festo kay Apostol Pablo. Sa mata ng Gobernador Festo, si Apostol Pablo ay value sa pagpapalaganap kay Jesus at sa pag-ebanghelyo. Sa totoo nga, sinabi niya ito upang tumuliksa, subalit hindi ito naging kahihiyan kay Pablo. Ito ay isang bagay na dapat ipangmalaki at iluwalhati. Kung naniniwala siya kay Jesus, hindi ba dapat mabaliw siya kay Jesus Kristo? Paano ipinadala ng Diyos ang tanging anak niya si Jesus Kristo sa mundo at hinayang mamatay sa krus kung hindi siya baliw na nang mamahal sa atin?
ang pagiging baliw sa mga kapuri-puring bagay at pagiging lubusang pagkakumaling sa kagandahan nito. Dito, ang sakripisyo ay kagalakan din at maaari nating maibigay ang ating buhay. Kung kaya, minsan sinabi ni Platon, menia, mania. Ito ang pagkabaliw sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin. Totoo nga, ang kasaysayan ng sangkatawan ay ang hakbang ng mga baliw tungkol sa kanilang gawa sa mga karangalan at nakamit na pangarap. Ang krisis ng simbahan ngayon ay ang pagkawala ng pagkabaliw tungkol kay Hesus Kristo. Walang pagkawala ng pagkabaliw sa pagkapalaganap ng Ebanghelyo. At wala pagkabaliw tungkol sa pangmamahal sa simbahan. Sa kabilang banda ay ang pagdami ng mga taong nababaliw tungkol sa mundo, pagkabaliw sa mga walang kwentong bagay, at pagkabaliw tungkol sa anti-Kristyanismo at anti-church na kilusan. Mayroong isang Amerikanong kumpanya na malalim na napasok ang bansa kung saan maging ang mga Amerikanong diplomat ay hindi mapasok. Ito ay ang Coca-Cola. Coca-Cola, hindi RC. Coca-Cola. Ito ay ang Coca-Cola na hindi lang napasok ang maunlado na bansa sa Europa, kundi maging ang mga komunistang bansa, hindi maunlad na bansa at kahit kalabang bansa. Ang pangulo na baliw ng Coca-Cola ay nagsasabing, sa aking ugat tumadayon ang Coca-Cola, hindi dugo. Naintindihan ba ito? Coca-Cola. Sinabi ni Mao Zedong, ang mga komunista ay dapat mangarap tungkol sa pangarap ng komunismo. Naging posible sa atin na maaaring ang Ebanghelyo. Salamat na lang sa mga baliw sa Ebanghelyo. Ang kasaysayan ng gawa ay napakita sa atin na sinumang tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay magiging mga saksi. Ito ay tama. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo ang nagpapabaliw sa atin kay Hesus Kristo. Ang teksto ngayon ay eksena ni Apostol Pablo na sinusubok sa harap ng Gobernador Festo at Haring Agripa. Ngayon, na ang kinintuang pagkakataon para sa kanya na ipahayag ang kanyang estado bilang isang Romano, patunayan ang sarili bilang walang kasalanan at mapalaya. Ito na marahil ang kanyang huling tsansa upang mabawi ang dangal. Nang maging masama ang pagdilitis, ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya. Ngunit, ano ang naganap? Si Pablo ay hindi nagdepensa ng kanyang kainosentahan o gumawa ng palusot. Ito na marahil ang huling oportunidad para sa akin na humarap sa kanila. Ngayon, ano ang pinakamahalagang dapat gawin sa pagkakataong ito? Ito ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang ipangaral ang tungkol kay Hesus Kristo. Hindi mahalaga kung ako ay mapapalaya o makulong. Hindi mahalaga kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Kung kaya si Pablo ay napalaganap ng Ebanghelyo ng malinaw at matapang. Kamangha-mangha ito. Mabagal siya, subalit malinaw na ipinangaral ang tungkol kung sino ba si Jesus, paano niya nakatakpo si Jesus. Bakit niya pinapalaganap ang Ebanghelyo at ano ang Ebanghelyo?
hindi nila maunawan ang ganitong katangian ni Pablo. Kaya sinabi niya, Pablo, ikaw ay value. Ang labis mong karunungan, ang siyang nagpabalyo sa iyo. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako value. Kagalang-galang na pesto, kundi mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko. Hindi lang si Pablo ang sinabing nababaliw. Maging si Jesus din sa Juan chapter 10 verse 20. Mayroon siyang demonyo at siya'y nauhulol. Bakit ninyo siya pinakinggan? Sa Marcos chapter 3 verse 21. Nang mabalitan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang sila'y tigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa sarili. Sinabi din ni Jesus na maging ang mga alagad ay dapat na maging value. Sa Matthew chapter 10, verse 25 at 26. Subalit, sinabi niyang, huwag matakot silang mga inaakusang value. Ano ang sinasabi ni Pablo sa mga nalulungkot sa kanya sa pagiging value? Sa Gawa chapter 26 verse 29, ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga tanika lang ito. Amen. Amen. Kung si Apostol Pablo ay nasa tabi ko, nais kong tanungin. Apostol Pablo, maging sa ating paningin, ikaw ay value. Ano ang nagpabalyo sa iyo ng ganyan? At sasagot si Pablo, ako'y value sa pag-ibig ni Jesus Cristo. Hindi ba ako ay taong purisigidong hulihin at patayin ang mga maniniwala, naniniwala kay Jesus? Subalit, hindi ba pinatawad niya ang halimaw ng bilangguan at tinanggap ako? Hindi ba hinawakan niya ang basurang buhay ko ng kanyang mapangmahal na mga kamay at ginawa akong saksi at apostol? Ako'y value sa pag-ibig ni Jesus Cristo. Ang isip ko'y puso-puso ni Jesus Cristo. At sa puso ko'y umaapaw ang dugo ni Jesus Cristo. At ang mata ko'y si Jesus lang ang nakikita. Kung kaya, kapag pinuksan ko ang aking bibig, si Jesus ang lumalabak. Ako'y value sa pag-ibig ni Jesus Cristo. Sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 13. Sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 13. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Amen. At tatanungin kong muli si Apostol Pablo, kung ganon, hindi ba maring magpahinga ka muna at humanap ng mas komportable na lugar at mag-ebanghelyo? Bakit ka value sa pag-ebanghelyo araw at gabi nang maging kamatayan ay impossible ang pigilan ka? Ang sasagot si Apostol Pablo, ako'y value sa dugo ng ebanghelyo ni Jesus Cristo. Minsan na akong nabaliw sa Judaismo at mga kautusan. Subalit, ibinibilanggo ng kautusan ang mga tao. Hinahatulan at pinapatay sila. Subalit, ang ebanghelyo ni Jesus Cristo ang nagdiligtas sa lahat ng mananampalataya at pinapalaya sila. Paano ako hindi mababaliw ngayon? Naunawan ko na ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Ang imperno ay naging langit at ang kamatayan ay naging buhay oras na ipangaral ang ebanghelyo. Ang abandonadong lupay ay magiging maluwalhati at ang condemnation ay magiging mapapala. Paano tayo hindi mababaliw
sa Ebanghelyo, oras na malaman natin ang kapangyarihan nito. Ako'y baliw sa Ebanghelyo ni Jesus Cristo. Amen. Sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Judyo at sa ngayon din sa Griego. Amen.